hinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniya at inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 19 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Ngayon ay gunitain natin ang Mahal na Birhen Maria at gunitain natin si San Ezequiel Moreno at si San Juan Hughes. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo at ng Pambansang Nambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo at intensyon ng pasalamat ni Carmina Powell. Mga kapatid, sa aklat ni Josue, tayo ay pinalalahanan na kailangang tumatalima sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kanyang kautusan. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng Panginoon na hayaan ang mga bata na magpahayag ng kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus Nazareno sapagkat sa kagaya nila ay ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, nagkukulang tayo kung minsan sa ating ugnayang malaliman sa ating Panginoong Hesus at dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo'y nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas-loob ka naming tinatawagan sa ngalan ng Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyos-diyosang dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa diyos-diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga diyos-diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya pinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran niyo siya at maglingkod kayo sa mga diyos-diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bali, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo nang magpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga diyos-diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Sikem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi." Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun. At lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ay sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipinalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon, ating ginugunita din ang mahal na Birhen Maria sa Sabado. At ginugunita rin natin si San Ezequiel Moreno. Kung titingnan po dito sa sa inyong kaliwa, nandito po ang imahin ni San Ezequiel Moreno dahil siya po ay ito ay sa mga Pransiskano at siya po ay dating na-assign dito sa Quiapo. At ginugunita rin natin si San Juan Yudes na siyang tumutulong sa mga mahirap at gumagabay sa kanila.
ang lahat ng ating ginugunita ngayon ay mayroong pagtalima sa kalooban ng Diyos. Gaano ba tayo katapat? Gaano ba tayo kalapit? At gaano ba kalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos? Ito mga katanungan na ito ay siya rin mga katanungan noong panahon ng ating Panginoong Hesus, lalo tigit na noong panahon na ang mga Israelita, ang hinirang na bayan ng Diyos, ay naglalakbay at nakapunta sa lupang pangako sa Israel. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Josue, Kapitlo 24, beso 14 hanggang 29, ay pinaalahalahanan sila ni Josue na kailangan silang matapat sa Panginoong Diyos na si Yahweh. At gumawa siya ng isang tipan sa kanila. At nagtayo pa siya ng isang palatandaan sa pagsasaksi na sila ay magiging matapat at maglilingkod sila sa Panginoong Diyos na si Yahweh at kanilang iwanan ang kanilang mga diyos-diyosan, ang pagkaroon ng paghumaling sa ibang mga diyos-diyosan noong panahon ni Josue. Sa ating panahon ngayon, marami rin tayong mga diyos-diyosan gaya ng kayamanan, kapangyarihan at katanyagan na kung minsan wala nang higit pa sa diyos-diyosan ng ating sarili. Kaya ang ating mga panibagong mga gadgets o mga moderno na mga ginagamit sa ating panahon ngayon, gaya ng mga cellphone, gaya ng mga computer gadgets, gaya ng mga laptops, iba pa, ay meron ng apps o application na kung saan ang mga panibagong diyos-diyosan sa AI o artificial intelligence at ang mga laro sa computer games ay siyang kahalili na, ay siyang ginagawa na nating parang Diyos sa ating buhay. At kuminsan, nakalimutan na natin na mayroon tayong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat. Samantala, ang buong pag-iisip natin, ang ating puso ay napunta sa mga kayamanan dito sa mundo, sa mga kapangyarihan dito sa mundo, ang mga matanyag na mga tao o mga bagay dito sa mundo. Kaya, pinaalalahanan tayo na isentro natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating Salmo 15, versikulo 5, sinabi ng salmista, "Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay." Na kung saan ang tunay na sentro natin ay ang mamuhay sa ating Panginoong Diyos, hindi sa mga bagay-bagay dito sa mundo. At ang pangatlo, ang tungkol sa ating pakikitungo sa ating kapwa, lalo't higit na yung mga walang kapangyarihan, walang kayamanan, o walang may turing na espesyal na posisyon sa mundo. Ito yung mga bata. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 14, sinasabi ng ating Panginoon, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa makatulad nila, nagahari ang Diyos." Sa lumang mga kultura, lalo tigit na sa kultura ng gitnang silangan, Middle East, na kung saan doon rin ang Israel, doon rin ang ating Panginoong Hesus, ang mga bata ay walang kapangyarihan. Hindi pwedeng magdesisyon ang mga bata. Hindi rin nagkaroon ng pansin ang mga kabataan. Pero dito sa ating Ebanghelyo, binigyan sila ng espesyal na pagtingin ng ating Panginoon. Ang sinabi ng ating Panginoon, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Mayroon tayong mga batas
na tinatawag nating proteksyon sa mga kabataan. Mayroon tayong mga international protocols na ang ating bayang Pilipinas ay nagpepirma tungkol sa proteksyon at pagkaroon ng pagtataguyod para sa karapatan ng mga kabataan. Pero napakalungkot na mga nangyayari sa Pilipinas, siguro hindi niyo napansin dahil iba yung tinitingnan niyo lagi sa mga programa sa TV o ang nailagay sa mga internet na apps o mga udili kaya sa mga sites na inyong naugnay sa inyong cellphone. Pero ang Pilipinas, ilang beses nagkaroon ng kaso ng tinatawag na child human trafficking. Ang Pilipinas hanggang ngayon ay tinuturing na isa sa mga bansa na kung saan ang mga bata ay tinatraffic, ang tawag doon, human trafficking. Kaya kung tingnan po natin, napakalungkot. Dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, hindi po kagaya sa ibang bansa na ang mga bata ay pinabayaan. Pero dito sa atin, ginagawang negosyo ang mga kabataan. Kuminsan may hinayaan natin na mga bata ay nandiyan lang sa lansangan at hinayaan natin sila na kung ano ang kanilang mga pupuntahan. Mayroon tayong mga programa, napakaganda. Mayroon tayong mga batas, napakaganda rin ang batas ng Pilipinas, lalo na yung tungkol sa bantay bata. Pero saan ba napunta ang mga programa na yon na kung saan marami pong mga batang paslit, mga batang grasa, mga batang nasa lansangan na napabayaan at puminsan hinayaan natin sila na sila ay lumago at tumubo na hiwalay sa kulturang Kristiyano, hiwalay sa kulturang makatao. At dahil dito, itong ating mga pagbasa, nagpaalala sa atin, siguro tingnan naman natin ang ating kultura sa modernong panahon. Tingnan natin ang mga batas at mga programa ng ating pamahalaan at i-implementar natin sa unti-unti upang tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos sa paggamit ng ating mga estruktura sa ating sambayanan. Dahil ginagawa po tayong pinagtawanan sa mundo. Dahil tayo ay abalang-abala sa kung anong mga bagay at kailangan pang magsapalaran sa ibang bansa upang mamuhay ang isang pamilya. At kuminsan napabayaan ang mga kabataan. At nagmahalan ang lahat ng mga bilihin na kung minsan makita mo na lang ang presyo, iiyak ka na. Kaya wala tayong kasiguruhan sa ekonomiya, ni wala tayong kasiguruhan sa ating sosyal at kultural na kung saan doon ang mga kabataan ay magiging mga biktima ng kalagayan sa ating lipunan. Siguro panahon na napakinggan natin ang ating Panginoong Hesus na nagsabi, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan sapagkat ang mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Nagahari po ang Diyos sa loob ng mga tahanan na kung saan ang mga kabataan ay ginagabayan, hinuhubog ng isang mapagmahal na mga kalagayan sa pamilya. Kapag may pagmamahalan sa loob ng tahanan, kapag may pag-ibig at tinuturuan ng mga bata sa tunay na mga mithiing Kristiyano at mithiing makatao na umibig, magmahal, gumalang at magkaroon ng pagtanggap at magiging tunay na masaya sa kanilang pagtubo bilang mga kabataan, ay ating hinahayaan na ang mga bata ay makakilala kay Kristo, makakilala sa Diyos, makakilala sa kanilang sarili na sila pala ay imahin ng Diyos. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, hinahamon tayo. Saan na yung mga may tungkulin
sa paghubog sa mga bata at paggabay nito. Hindi po ang simbahan, sapagkat ang simbahan doon lang sa espiritual na paghubog. Pero ang makatao na paghubog, nasaan na yung ating mga programa na limpak-limpak ang mga kapital at ang mga budget at nariyan ang mga tao na kung saan nariyan lang sa kanilang luklukan. Siguro panahon na na magdasal tayo sa ating Panginoon, na turuan tayo ano ang dapat na gawin, paano tayo maging matapat sa Kanya sa pamagitan ng pagsabuhay ng tunay na pag-ibig, una sa tahanan, sapagkat pumatibay ang mga tahanan dahil sa pagmamahalan, maging matibay ang ating sambayanan. Kapag ka matibay ang ating sambayanan, matibay rin ang ating ugnayan sa Diyos. Alamin natin, ang pag-ibig ay hindi nakalutang sa hangin. Ang pag-ibig ay nasa ating mga tahanan, sa loob ng ating mga puso at sa bawat galaw ng ating buhay, na kung saan ating ipayag na ang Diyos pala ay pag-ibig kung tayo ay nag-ibigan sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo, ipahayag natin na mga nang may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. At itutugon po natin, Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal, at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa, at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoong, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway, pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta at mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng anak na nalig sa iyo. Lingnam ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ito'y buna ng
Magsi tayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanintunay, marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mahayag kahit na ito ay walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay ligas. Sa pagupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumita ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isokristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Ezequiel Moreno, ni San Juan Yudis, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilang namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan natin sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. To me, all you do.
together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et quidete, quoniam suavis est Dominus. Beatus vi Iyon pong wala pang kopya ng Lectio Divina. Available po ito sa may information guard. 130 pesos po bawat kopya. Lalapit lang po kayo doon sa may information guard. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Alduin Ivan M. Herolao, formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot na sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lunining ng iyong katapatan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ng Poong Jesus Nazareno. Salamat din sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ninggi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating mga kabataan ay pag-asa natin sa kinabukasan. Alagaan natin sila at ilapit sila kay Kristo upang si Kristo ay madala nila sa kanilang mga puso at buong buhay. Ngayon na po ang kumaspas.
Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng benisyon ito na may maalalang pangako ng sabinyag na ikaw ay kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,